Siyempre, yung mga gusto palang magkaroon ng channel or nagkaroon na sila ng YouTube channel nila pero hindi pa sila gaano napaghandaan yung kanilang channel dahil siguro iniisip nila kung paano talaga sila mag-start. So, itong video na to guys, para po to sa inyo. And sana po ay makatulong ito sa inyo para po ang inyong channel ay mag-grow. By the way, kung kayo po ngayon ay nanonood at hindi pa kayo nakapag-subscribe, isubscribe nyo na yan at i-turn on nyo na rin yung notification bell button para po kayo ay man-notify sa aking mga susunod na videos na i-upload. Guys, ang una ko pong tip sa inyo is mag-upload ng mag-upload lang kayo ng video, pwedeng everyday or every other day. Basta in one week, meron kayong tatlong videos na na-upload. And dapat din guys, yung title ng inyong video is nandun siya sa YouTube data or sa metadata ng YouTube. For example, pag sinerge nyo yung title like YouTube Tips for Beginners, yung first two keyword is nandun siya. So yun yung piliin nyo dahil pag na-click yun ng mga tao, yung video nyo is lalabas. Siguradong na nandun, lalabas talaga siya. Pagka example, yung sinerge nyo na title is YouTube Tips for Beginners, simple. Tapos lalabas na naman sa baba. Yun naman. Welcome back again sa aking channel. It's me, Rona again. Panibagong araw at panibagong video na naman tayo, guys. Sa videong ito, pag-usapan natin ngayon. At napansin niyo po sa title dito sa baba sa video na to, ito po yung ating topic ngayon. Ang YouTube Tips for Beginners Simple Strategy. Ano nga yung minimin ko, guys, na for beginners? Siyempre, yung mga gusto palang magkaroon ng channel or nagkaroon na sila ng YouTube channel nila pero hindi pa sila gaano napaghandaan yung kanilang channel dahil siguro iniisip nila kung paano talaga sila mag-start. So, itong video na to guys, para po to sa inyo. And sana po ay makatulong ito sa inyo para po ang inyong channel ay mag-grow. By the way, kung kayo po ngayon ay nanonood at hindi pa kayo nakapag-subscribe, isubscribe nyo na yan at i-turn on nyo na rin yung notification bell button para po kayo ay man-notify sa aking mga susunod na videos na i-upload. Guys, ang una ko pong tip sa inyo is mag-upload ng mag-upload lang kayo ng video, pwedeng everyday or every other day. Basta in one week, meron kayong tatlong videos na na-upload. And dapat din guys, yung title ng inyong video is nandun siya sa YouTube data or sa metadata ng YouTube. For example, pag sinerge nyo yung title like YouTube Tips for Beginners, yung first two keywords is nandun siya. So yun yung piliin nyo dahil pag na-click yun ng mga tao, yung video nyo is lalabas. Siguradong na nandun, lalabas talaga siya. Pagka example, yung sinerge nyo na title is YouTube Tips for Beginners, simple. Tapos lalabas na naman sa baba. Yun naman din ang piliin nyo. So, itong video na to guys, makakatulong ito sa inyo or talagang papatok ang inyong video. My next tip for you guys is gumawa po kayo ng notes sa inyong description box doon sa video na yon. Sulatan niyo po siya kung ano yung content niyo. For example, in this video showed here YouTube tips for beginners and simple strategy. Para po mabasa agad ng YouTube kung ano yung content na yon. Dahil ang YouTube is machine po siya. Pag kung ano yung video na in-upload niyo, automatic babasahin agad niyo ng
YouTube. So, pag nalabas yung pangalan doon sa video na yon, susubukan nyo pong i-search yung video na tapos may nakalagay kayong note sa description box. Mababasa agad siya ng mga viewers, guys. Dahil yun po yung main target kung ano yung content nyo. Hindi pa lang hindi pa nila pinanood yung video nyo, meron na silang nabasa. So, talagang bubuksan talaga or i-click talaga ng mga tao yung inyong video. So, my next tip for you is gumawa po kayo ng hashtag. Kung ano yung title ng inyong video na related sa inyong content, yun po yung isusulat nyo doon. Or, basta siguraduhin nyo na nandun yung title sa metadata ng YouTube, guys. And my next tip for you is gumawa din kayo ng tags doon sa box, sa baba mismo. I think less than 500 words pwede nyong gawin doon. And my another tip for you guys is i-promote nyo ang inyong video sa pamamagitan ng pag-share sa inyong relatives, sa inyong friends. Tapos, kung may mga social sites kayo, pwede nyo rin doon siyang i-share, like Facebook, Instagram, and Twitter. At kung ano pang mga social platform na meron po kayo. Para po kayo ay makilala ng mga iba't ibang tao dahil yung video nyo is dinistribute nyo sa ibang social sites or sa iba't ibang platform. So, pag nagawa nyo to, guys, siguradong mabilis kayo magkaroon ng mga subscribers and viewers. And my next tip for you is gumawa po kayo ng end screen or card sa inyong video. Yung end screen, guys, nakakatulong ito para yung viewers or nanood ng inyong video, meron silang panoorin na ibang video. Pupuntahan na naman nila yung inyong ibang video. Or pwede rin na mag-link kayo doon sa description box. Maglagay kayo ng related content. Ilagay nyo yung link doon ng inyong video para i-click yon ng viewers or ng mga tao. Dadalhin sila doon mismo sa video na yon. So yun yung ibang tip ko sa inyo, guys. Yung end screen or yung cards or link na ilalagay nyo sa description box, like playlist, pwede nyo pong ilagay. And sa cards naman, pwede po kayo maglagay doon ng playlist or channel ng ibang tao na gusto nyong i-feature or video na gusto nyong i-add doon sa cards. Para po ay may maklik yung mga ibang viewers. So, syempre, papagandahan nyo po ang inyong title para po sila ay ma-attract sa cards na inyong ginawa. And my another tip for you guys is i-promote nyo siya sa pamamagitan ng advertisement. Kung gusto nyo siyang i-promote sa pamamagitan ng advertisement, guys, i-click nyo yung video nyo, tapos i-click nyo doon sa taas, edit, meron po doon siyang nakalagay na promote. So, sundan nyo na lang po yung pattern doon kung paano nyo siya i-promote as advertisement. Ang aking next tip para sa inyo, guys, is gumawa po kayo ng thumbnail sa inyong video. Killer thumbnail, kumbaga. Kasi pag ginawa nyo yun, guys, siyempre makikita agad ng inyong viewers or ng mga tao kasi yung nakafocus sa kanila is yung thumbnail. Pagandahin nyo po yung thumbnail nyo and lagyan nyo po siya or dapat yung resolution ng inyong thumbnail is high resolution. And para po mas lalong ma-attract ang inyong viewers. Basta siguro, huwag po kayong gumawa ng clickbait na thumbnail kasi hindi po siya allowed sa YouTube, guys. So, yung content ng inyong video, yun po yung isusulat nyo doon na thumbnail, note sa inyong thumbnail. And hanggang dito na lang po, guys, ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video and sana huwag po niyong kalimutan i-share sa inyong friends and mag-iwan po kayo ng comment sa video na to and i-thumbs up nyo na rin kung nagustuhan nyo po itong video na to. Don't forget to subscribe to my channel and turn on the notification bell button so that you will be updated on my next upload. Thank you for watching. Bye-bye!